Chapter 9. Lucas Capítulo 9 Versículo 1 hanggang 62. Tinipon ni Jesus ang 12 apostol at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga may sakit. Isinugo sila ni Jesus upang mang-aral tungkol sa paghahari ng Diyos at upang magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya na huwag kayong magdala ng anuman sa inyong paglalakbay, kahit tungkod bag, tinapay, salapi, o bihisan man. Makituloy kayo sa sino mang tumanggap sa inyo at manatili kayo sa bahay nito hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung hindi naman kayo tanggapin ng mga tao sa isang bayan ay umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala laban sa kanila. Saan man sila mapunta ipinapangaral nila ang magandang balita at pinapagaling nila ang mga may sakit. Ang mga nangyayari ay nabalitaan ni Herodes na pinuno ng Galilea. Nabagabag siya sapagkat may nagsasabing muling nabuhay si Juan na tagapagbotismo. Sinasabi naman ng iba ay, nagpakita si Elias, at may nagsasabi pa na ang isa sa mga propeta noong unang panahon ay muling nabuhay. Ngunit sinabi ni Herodes, pinapugutan ko na si Juan, sino kaya ang lalaking ito? Marami na akong nababalitaan tungkol sa kanya kaya sinikap niyang makita si Jesus. Pagbalik ng mga apostol isinalaysay nila kay Jesus ang lahat ng kanilang ginawa. Pagkatapos umalis si Jesus kasama ang mga alagad papunta sa bayan ng Bethsaida. Sinundan siya ng mga tao nang malaman ito at malugod naman silang tinanggap ni Jesus. Tinuruan niya ang mga tao tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling niya ang mga may karamdaman. Nang malapit ng lumubog ang araw nilapitan siya ng 12 apostol at sinabi, paalisin na po ninyo ang mga tao upang makahanap sila ng makakain at matutuluyan sa mga nayon sa paligid. Nasa ilang na lugar po tayo. Ngunit sinabi ni Jesus kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Sumagot naman ang mga alagad, wala po tayong pagkain kundi 5 tinapay at 2 isda. Bibili po ba kami ng pagkain para sa lahat ng taong ito? Halos 5,000 ang mga lalaking naroon. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, paupuin ninyo ang mga tao ng 50. Pinaupo nga nila ang lahat at kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingin sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at isda at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Silang lahat ay nakakain at nabusog. Nang ipunan ng mga alagad ang sobra ay nakapuno pa sila ng 12 kaing. Isang araw habang si Jesus ay nanalangin na mag-isa, lumapit sa kanya ang mga alagad at tinanong sila ni Jesus, ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Sino raw ako? Sumagot sila, ang sabi po ng ilan kayo si Juan na tagapagbotismo, sabi naman po ng iba kayo si Elias, may nagsasabi rin na muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong unang panahon. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Tanong niya sa kanila, kayo po ang Kristo na sinugo ng Diyos. Sagot ni Pedro. Mahigpit na itinagubilan ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag nilang sasabihin ito kanino man. Sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao'y dapat magdanas ng matinding hirap. Itatakwil siya ng mga pinuno ng bayan ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya ay ipapapatay nila ngunit sa 3 ay muli siyang bubuhayin ng Diyos. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay makakamit nito. Ano nga ang mapapala ng tao makamtan man niya ang buong daigdig kung ang mapapahamak naman ay ang kanyang sarili?
Kapag ako at ang aking mga salita ay ikakahiya ni Newman, ikakahiya rin siya ng anak ng tao pag parito niya nataglay ang kanyang karangalan at ang karangalan ng Ama at ng mga banal na anghel. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, may ilan sa inyo ritong hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikitang naghahari ang Diyos. Makalipas ang halos 8 araw umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Habang siya'y nanalangin nagbago ang anyo ng kanyang mukha at ang kanyang kasuotan ay nagningning sa kaputian. Biglang may nagpakitang 2 lalaki sina Moises at Elias. Na ang mga anyo nito ay nakakasilaw din. Sila'y nakipag-usap kay Jesus tungkol sa nalalapit niyang kamatayan na magaganap sa Jerusalem. Natutulog sina Pedro noon, ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nakakasilaw ang anyo at may kasamang 2 lalaki. Nang papaalis na ang mga lalaki sinabi ni Pedro, "Panginoon, mabuti po at nandito kami. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Ang totoo'y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matapon sila ng isang makapal na ulap at sila'y natakot. Isang tinig ang nagsalita mula sa ulap, "Ito ang aking anak, ang aking pinili. Pakinggan ninyo siya." Nang mawala ang tinig nakita nilang nag-iisa na si Jesus. Hindi muna ipinamalita ng mga alagad ang kanilang nakita. Kinabukasan bumaba sila mula sa bundok at si Jesus ay sinalubong ng napakaraming tao. Mula sa karamihan ay may isang lalaking sumigaw na, "Guro, pakitingnan nga po ninyo ang kaysa isa kong anak na lalaki." Sinasaniban po siya ng isang espiritu at bigla na lamang siyang nagsisisigaw at nangingisay hanggang sa bumula ang bibig. Lubha po siyang pinapahirapan at halos ayaw ng tigilan. "Nakiusap po ako sa inyong mga alagad na palayasin nila ang espiritu ngunit hindi nila ito mapalayas." Sumagot si Jesus, "Lahing napakasama at walang pananampalataya. Hanggang kailan pa ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan?" At sinabi niya sa lalaki, "Dalhin ninyo rito ang iyong anak." Nang papalapit na ang bata, pinangisay na naman ito ng demonyo at bumagsak sa lupa. Ngunit pinalayas ni Jesus ang masamang espiritu at pinagaling ang bata, pagkatapos ay ibinigay sa ama nito. At namangha ang mga tao sa nakita nilang kapangyarihan ng Diyos. "Pakinggan ninyo at tandaan itong sasabihin ko, ang anak ng tao ay pagtataksilan at mapasailalim sa kapangyarihan ng mga tao." Ngunit hindi nila ito naunawaan sapagkat inilihim sa kanila ang kahulugan nito. Nag-aalangan naman silang magtanong kung anong ibig niyang sabihin. At nagtalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. Alam ni Jesus ang kanilang iniisip kaya tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa tabi niya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, "Ang sinumang tumatanggap sa batang ito alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin, at ang sinumang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang mapagpakumbaba sa inyong lahat ay siyang magiging pinakadakila." Sinabi ni Juan, "Panginoon, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa inyong pangalan. Pinagbawalan po namin siya sapagkat hindi natin siya kasamahan." Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat ang hindi laban sa inyo ay kakampi ninyo." Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Pumunta sila sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang patuluyin ng mga Samaritano dahil sa siya'y papunta sa Jerusalem. Nang malaman ito nina Santiago at Juan, sinabi nila, "Panginoon, payag po ba kayong paulanan namin sila ng apoy upang sila'y matupok?"
Ngunit bumaling si Jesus sa kanila at sila'y pinagsabihan at nagpunta sila sa ibang nayon. Samantalang sila'y naglalakad, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, "Sasama po ako sa inyo kahit saan." Sumagot si Jesus, "May longga ang asong gubat, at may pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao'y walang sariling tahanan." At sinabi naman niya sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan lang po muna ninyong maipalibing ko ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Hayaan mong mga patay ang magpalibing sa kanilang mga patay. Ngunit humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos." May isa namang nagsabi sa kanya, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking mga kasambahay." At ganito naman ang tugon ni Jesus, "Ang sino mang nag-araro at palingon-lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos."